Zombie apocalypse. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan at sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Magandang araw po. Ito po ako, buhay na buhay po ako ngayon. Kasi kaninang umaga nagkagulo po yung mga kaibigan ko dahil may kumakalat na balita na namatay na raw ako. At kahit yung kaibigan ko malayo yun sa Bulacan, tumawag din siya dahil nabalitaan daw niya na namatay daw ako. Mga kababayan, wishful thinking lang po yan ang aking mga kalaban. Hindi po nila ako mapapatay. Dahil, as I have promised you, hindi ako hihiga ng kabaong hanggat hindi ko po sila bitin. So, wishful thinking lang po nila yan. On the other hand, pwede po maging threat yan. Pwede pong bantayan matapos kong kinasuhan ang top cop ng ating bansa, ang chief ng Philippine National Police kahapon. So, ito po ang topic natin ngayon. So makikita po ninyo, namatay po ako sa kanilang mga panaginip isang araw matapos kong kinasuhan ang kanilang hepe. At any rate, we will come to that. Pero dito muna tayo mga kababayan. Unang-una, linawin ko po sa inyo na ang kaso po ni Rizal Santillan, ito po yung pinag-ugatan ng mga kasong ito lahat ngayon. Ang kaso po ni Rizal Santillan ay hindi po extrajudicial killing. Malinaw po yan, dininawan ko po yan sa inyo, hindi po ito extrajudicial killing, kundi ito po ay contract killing. May binayaran dito mga pulis na tiwali upang patayin si Rizal Santillan. So kaya po hindi po siya naging extrajudicial killing, kasi kung sasabihin natin extrajudicial killing, may supposition na may kasalanan yung pinatay. Kung pag sinabi natin extrajudicial killing, may kasalanan yung pinatay. Shortcut lang ng mga pulis ang pagpatay. But that is not the case sa kaso ni Rizal Santillan dahil wala mo naman po talaga siyang kinalaman doon sa kanilang mga paratang. At makikita po ninyo yan mga kababayan sa record po ng Senate Committee on Public Safety and Dangerous Drugs. Senate Committee on Public Safety and Dangerous Drugs. Yung nag-hearing po kami noong February 4, 2019, makikita po ninyo dyan sa record na walang koneksyon si Richard sa criminal gang na sinasabi nila Karansa. Malinaw yan sa sagot ni Karansa. Hindi man direktang sinabi ni Karansa na walang koneksyon, pero makikita po ninyo sa kanyang sagot. Pinaikot-ikot po niya ang kanyang sagot. Pero the end, the sum, sa sagot po niya, walang direktang koneksyon si Richard sa criminal na grupo na sinasabi nila. Makikita din po natin na ang intelligence report na sinasabi ni Karansa, Solid Intel Holdings, ay dalawang pahina lang po mga kababayan. Ito po yun. Ito po ang sinabi ng mga pulis, Solid Intel Holdings. Putang ina, Solid Intel Holdings, pasensya na, dalawang pahina lang, mga kababayan. Ito lang po ang katumbas ng buhay ni Rizal Santillan sa kamay ng mga pulis ni Karansa, ni Albayalde at ngayon ni Chief PNP Gamboa. Dalawang pahina lang, frame up nila ang taong inusinte. Kaya po sinasabi ko, hindi po extrajudicial killing ang kaso ni Rizal Santillan, kundi contract killing. Malaking pera ang binayad ng Smartmatic dito upang patayin si Richard, upang pahirapan at ilatag sa kalsada ang bangkay, pati ang aking sasakyan na tinantad nilang ng 76 na bala para ipakita sa akin ako ang audience noon mga kababayan. Dahil gusto nila akong saktan, gusto nila akong pasukuin sa kanila, gusto nilang yumuko ako sa sindikatong ito. But I will never do that, not at the expense of my country. Not at the expense of the people. Hindi ko gagawin yun, mga kababayan. No matter what they do. Kaya lalabanan ko po sila. Whether you are with me or you are not with me. Pero pasalamat po ako sa maraming tao na kasama ko po dito sa labang ito. I know I can always count on you. Maraming salamat po sa inyo. Muli, mga kababayan, dalawang pahina lang ang sinasabi nilang Solid Intel Holdings laban kay Rizal Santillan. Aba, kung hindi na, kung sakali mga kababayan, natitigan mo ang asawa ng pulis, and it happens na tiwaling pulis, gagawan ka ng senaryo, dalawang pahina lang ang katumbas ng buhay mo. Papayagan ba natin ito mga kababayan? Hindi po. Kaya po pinaglaban namin si Rizal Santillan at humantong po tayo sa kaso. Yung dalawampung pulis na nag-torture sa kanya, pumatay sa kanya, kinasuhan po, at ito po yung criminal information. Count murder, count 1.
At ito po yung murder count 2. Dalawang counts po yan, mga kababayan. Sinampa po sa regional trial court at lumabas po ang warrant of arrest. Ito po ang warrant of arrest, ang utos ng hukuman na hulihin ang 20 pulis. Pero anong ginawa ng PNP ni Gamboa? Nag-sitting pretty lang po, hindi hinuli. As a matter of fact, yung isa sa mga salirin, namatay na lang po dahil na-COVID siya, dahil nag-order-order pa ng milk tea. So, pinakita ko po dito na nandun siya sa resort habang may warrant of arrest na po sila. Pero hindi po sila hinuhuli ng mga pulis. Kaya nga po mga kababayan, humantong tayo sa puntong ito na kahit ang pinakamataas na opisyal ng PNP ay kakasuhan natin. Dahil hindi tayo papayag mga kababayan na mga inosenteng tao ay papatayin ng mga tiwaling pulis dahil binayaran sila. I repeat, this is not a case of extrajudicial killing. This is a case of contract killing. And I stand by my accusation. So ito mga kababayan, kinasuhan po natin si Chief PNP Gamboa. Ito po ang kapal ng kanyang kaso. 25 pages lang po ang main case niya mga kababayan. Pero ito po ang mga, ito po ang lahat ng mga attachments. Ang kaso po niya ay 25 pages lang po. Ang main complaint ay ito lang po ang main complaint. Pero ito po ang attachments. Marami. So, sabi niya, haharapin daw po niya ang kasong ito, but I would like you to know kung bakit ka natin kinasuhan si Chief PNP Albayalde. Ano? Chief PNP Gamboa. Unang-una mga kababayan, sinulatan ko po si Chief PNP Gamboa. 5 beses po akong sumulat sa kanya. Ang 3, humingi po ako ng crime scene photographs. Kasi po, nasa rules po ng PNP. Batas po yan ng PNP, regulasyon. Hindi ibibigay ang crime scene photographs sa pamilya ng biktima o abogado nito kung walang written directive ng Chief PNP. Kung walang written directive ng Chief PNP. Ibig sabihin, kahit paluluhod ka sa kanila, hindi ibibigay sa iyo ang ebidensya, ang crime scene photographs, kung hindi susulat ng direktiba ang Chief PNP. So, sinulatan ko po si Chief PNP Gamboa, October 17, November 21, and May 18. 3 beses po akong sumulat, pero dinidma lang po ako, hindi ako sinagot. Sumulat din po ako sa kanya, humingi po ako ng high resolution photographs, yung mga picture po ng mga salarin, kasi gusto po namin hulihin talaga. Kung hindi man na-action ng mga pulis, kami, we will do our part na mahuli ito. Hindi rin po ako sinagot ni Chief PNP Gamboa, pang-apat na sulat na yun. Then sumulat din po ako, humingi ako ng daily intelligence brief. Ito po yung intelligence report sa krami. Ang sabi ko nga po dito sa complaint, hindi pwedeng sabihin ni Chief PNP na confidential yun. Hindi na pwede. Bakit hindi pwede? Kasi binulat-lat na nila Karansa doon, December 18, 2018, doon sa kanilang press conference. So, hindi ko po kasalanan kung confidential ang dokumento. E binulat-lat na nila Karansa at ni Pitalio doon sa kanilang press conference upang i-justify nila ang pagpatay kay Rizal Santillan. So, kung binulat-lat mo na yan sa publiko, that's public document, that's public property, give it to me. So, yun ang sabi ko kay Chief PNP Gamboa. Hindi rin po ako sinagot. So, 5 sulat po akong hindi. 5 sulat po. Ito po yung mga sulat ko sa kanya. Yan, ito po kakapal. 5 beses po akong sumulat sa kanya, hindi po ako sinagot. Pero, sumulat din po ako sa kanya. Yung mga walang kwentang sulat. Ang isang sulat, sinulatan ko siya tungkol kay Karanza. Aba, sinagot po ako. Ito. Sumulat din po ako tungkol sa warrant of arrest. Aba, sinagot din po ako. So makikita niyo mga kababayan, kapag ang sulat ko ay tungkol sa ebidensya, kapag humihingi ako ng ebidensya or identification ng mga akusado o daily intelligence brief, ebidensya din po yun, hindi po ako sasagutin ni Chief PNP Gamboa. Pero pag walang kwenta ang aking sulat, hindi ebidensya, sasagutin po ako. October 23 and January 31. Sinasagot po niya ako basta walang ebidensyang hihingin. Basta walang photographs ng mga salarin ang hihingin, sasagutin niya ako. So dito makikita natin yung bad faith ni Chief PNP Gamboa. Bakit mo ako sasagutin sa mga walang kwentang sulat? Bakit yung malamang sulat, ebidensya ang hinihingi ko, hindi mo bibigay? Dahil pinagtatakpan niya ang mga salarin. That's plain and simple.
Kaya na po, limang kaso ng violation of Republic Act 6713 ang ikisinampa ko po sa kanya. Dahil po, sa batas po natin, under Section 5, Paragraph A of Republic Act 6713, ito po yung Code of Conduct and Ethical Standards of Public Official for Public Officials and Employees. Lahat ng sulat ng publiko, telegrama, kahit news, kahit toilet paper lang ang sinulatan mo, obligado ang lahat. Obligation, ha? Sinabi po ng batas, under obligation. Obligasyon. Hindi sinabi ng batas, must answer. Sinabi ng batas, under obligation na sumagot sa sulat ng publiko sa loob ng 15. Within 15 working days. Tatlong linggo po yan. Kasi one week is 5 working days. Tatlong linggo. Obligado po ang lahat ng public officials at employees na sumagot sa sulat ng publiko, telegrama, or other means of communication within 15 working days from receipt. At dapat po sasabihin nila sa inyo, sa atin, kung anong aksyon ang ginawa nila sa sulat natin. Yan ay obligasyon under Section 5, Paragraph A of Republic Act 6713. Limang beses pong nilabag yan ni Chief PNP Gamboa sa kasong ito. Dahil nilabag niya yan at hindi niya binigay ang mga ebidensya na hinihingi namin, naantala po ang pag-file ng complaint namin ng kriminal sa SOCO Team B ng Rizal Provincial Crime Laboratory Office. Ito po yung team, SOCO team, na nagplanting ng ebidensya sa bangkay ni Richard Santillan. Ito po yun. At ipapakita ko rin po sa inyo, mga kababayan, pasintabi po, pasintabi lang po, ayoko sanang ipakita to, pero kailangan kong ipakita sa inyo. Tatakpan ko lang po ang kailangan kong takpan. Ito po si Richard nung nakalatag po siya sa crime scene. Ito po si Richard, mga kababayan, nung nakalatag po siya sa crime scene. Makikita po ninyo, wala pong bahid ng kahit anuman dito. Wala pong bakat ng kahit anumang bagay sa kanyang bulsa. Ito po yung bulsa niya, nabinat po ito. At ito po yung close-up picture. Ito po yung close-up picture. Wala ka talagang makikita na kahit anong bakat dyan. Pero nung nilatag na po nila si Richard sa body bag, sa ibabaw ng body bag, meron na pong lumabas sa kanyang bulsa. Ito po, meron na pong lumabas sa kanyang bulsa na magazine ng baril. So, ito po yun. Ayan. Mas clearer po. Lumabas po. Ito po ang bakat, oh. Oh, makikita ninyo, ito ang bakat. Dahil ang binigay po nila sa amin na pictures ay grainy, black and white. Wala po kaming makikita. Wala po. Kasi grainy, black and white, blurred. Black and white lang po binigay sa amin ng PNP. Nakuha po namin ito sa ibang paraan. So, ngayon nakuha na po namin sa ibang paraan. Siyempre, nakita na po namin ang ebidensya. Kinasuhan po namin ang mga SOCO. Dalawang kaso yan ng kriminal. Obstruction of justice dahil sa chinelas at itong pagplanting ng ebidensya. Dahil hindi binigay ni Chief PNP Gamboa ang hinihingi naming crime scene photographs, naantala po ang filing ng kaso ng 17 buwan. 17 months. So dahil dyan, nilabag po ni Chief PNP Gamboa ang Presidential Decree 1829. Sinabi po ng PD 1829, kapag may delay sa pagsampa ng kaso dahil sa ginawa ng akusado, makukumbikto ka talaga. So ginawa po yan ni Chief PNP Gamboa, hindi po niya binigay sa amin, naantala po ng 17 buwan ang pagsampa ng kaso sa SOCO Team B. Hindi lang po yan, limang beses po itong nangyari. Kaya limang violation po ng PD 1829. Isa dyan ay yung falsification po ng public documents ni Carranza. Siyempre, classmate niya si Carranza. Hinihingi ko po yung daily intelligence brief kasi nandoon po, yun po ang magpapatunay na may pinalsipikar si Carranza na public document. Eh, hindi po binigay ni Chief PNP Gamboa, kaya hindi ko pa po makakasuhan si Carranza this time. Justice, mga kababayan. So dahil dito, limang beses niyang nilabag ang Republic Act 6713, limang beses na nag-constitute ang kanyang action ng violation PD 1821-29, itong sampo na to makes up grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. So, yung lima na 6713 violation at
PD 1821, pa 1829, pag kinumbay mo sila, they become grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. Kaya po, isang dosena ang nilabag na batas o ang sumbong laban kay Chief PNP Gamboa. Isang dosena po. Kung gusto po niya, gawin nating dalawang dosena, pwede ko pong gawin yun, labing dalawang dosena. Maghahanap po ako ng iba. Pero at any rate, sabi niya, sasagutin niya, well, good enough. Pero alam ko, galit na galit ka sa akin, Chief. Huwag mo akong sisihin dahil nung sinulatan kita noong May 18, balikan mo lang yung sulat ko, Chief PNP Gamboa. Alam ko, makikinig ka rin dito kahit na high blood ka na sa akin. Uminom ka lang ng tubig at kalma ka lang. Kung balikan mo yung sulat ko noong May 18, sinabi ko sa inyo, Chief PNP Gamboa, nag-warning na ako sa inyo na ibigay niyo sa amin yung ebidensya because it will not be worth it. Dahil lalabanan talaga kita. Ilalaban ko talaga si Richard Santillan. At ang kinabukasan ng bansa ito, no matter who gets hurt o kung sino pang madaganan dyan. Hindi ito out of the blue na kinaso ko lang sa inyo. May warning na po sa inyo. Pero hindi niyo ako sineryoso. So I hope na kayong dyan mga tiwaling polis, pag sinabi kong gagawin ko ang isang bagay, though the heavens may fall, until hell freezes over, come hell or high water, tutuparin ko ang pangako ko. And I don't care kung sino masasaktan. So, hindi pwedeng sabihin ni Chief PNP Gamboa na dire-diretso lang akong nagkaso. Binigyan kita ng sapat na warning as a fair warning to you. So, ito pa mga kababayan. Dami kasi nito eh. Ipakita ko po sa inyo yung mga black and white na mga pictures na binigay nila sa amin. Kasi baka sabihin niya na nag-imbento lang ako. O ito po. Kayo po ang mag-usga mga kababayan ha. O ito. Ito ang picture ng t-shirt ni Richard. Black and white. Ito po ang picture ng t-shirt ni Richard Santillan. May makikita ba tayo mga kababayan? Wala po tayong makikita kahit pa magdala tayo ng 3 linti dyan. Wala tayong makikita. Ito po ang sinabi ko kay Chief PNP Gamboa. Halos nagmamakaawa na po ako sa kanya, ibigay niyo sa amin yung pictures. Bakit ba mahalaga itong t-shirt na to? Mahalaga po ang t-shirt na to mga kababayan. Dahil ayon sa forensic chemist ng PNP, forensic chemist ng PNP, 25 po ang butas. Kaya nga po may mga puti-puti eh. Oh, 25, 25 ang butas ng t-shirt ni Richard Santillan. Siyempre binusisi namin lahat ng ebidensya. Ayon sa autopsy report ng PNP, medical legal, 12 lang ang bala na tumagos at lumusot sa katawan ni Richard Santillan dito sa t-shirt, dito sa torso, upper torso, thorax and abdomen. 12 lang ang tumusok at pumasok at lumabas na bala sa thorax at abdomen ni Richard. So kung 12 lang, bakit naging 25 ang butas ng t-shirt na ito? Bakit naging 25 na ba? So hinanap po namin yun mga kababayan. Ito si Carpio, ang medical legal. Sinabi ko po sa kanya, pwede ba dalhin mo yan sa Senate hearing para makita po natin? Hindi po niya dinala. Hindi po niya ito pinakita sa akin dahil pinagtatakpan nga po nila. So ngayon, 25 ang butas, sabi ng PNP forensic chemist. 12 lang naman ang sabi ng PNP medical legal na pumasok at lumabas sa katawan ni Richard. Nasaan ang bakit may 13 sobra na butas? O ito nga, 25 minus 12 equals 13. 13 butas, hindi nila ma-explain. Ano ba yung 13 butas na yan? Doon tayo maghanap mga kababayan sa forensic examination report ng Public Attorney's Office ni Dr. Erwin Erfi at ang kanyang team. Yung team po ni Dr. Erwin Erfi, 4 na medical doctors, isang doctor of dental medicine, isang laboratory technician, isang nurse at isang aide. 8 po sila. Kumpara kay Carpio, nag-isa lang po siya. So, sabi po ng PAUG, yung 13 butas na yan ay galing po sa torture injuries. Torture injuries po to. Yung sa likod po ni Richard na tinusok-tusok po nila ng ice pick 5 beses, yung isa doon mga kababayan, I can point it out to you. Namula pa at namaga. Namaga yung sugat na yon at namula. So, ibig sabihin, tinusok talaga yun habang buhay pa si Richard. At nung tinusok yun, natusok ang t-shirt. Kaya nga po, 25 ang butas sa t-shirt na to.
12 lang ang ma-explain ng PNP Medical Legal dahil ang 13 ay torture injuries. Kaya ayaw nilang ipakita sa amin ang t-shirt at ayaw nilang ipakita sa amin ang colored photograph ng t-shirt na to dahil may makakasuhan na naman. So dito kaya talaga tayo magkakatalo, mga kababayan. Bakit ayaw niyong ipakita sa amin yan? Bakit itong black and white photographs ang pinakikita ninyo sa amin? Wala kaming ma-pick up dyan. Kahit ano pang mangyari, wala kaming ma-pick up dyan. O, magsumpi na kami sa korte. Kailan pa yun? So at that time, matagal na naman. Maraming delays na naman ang mangyari. That's another obstruction of justice. So kaya po, pinapakita ko po ito sa inyo para mas maintindihan po ninyo kung bakit kailangan kasuhan si Chief PNP Gamboa dahil nagmamatigas po talaga siya. Siyempre, classmate niya si Karansa. At si Karansa ang number one na may pananagutan dito. Kasama si Colonel Pitalio, si Colonel Garduque, at si Captain Tuso, at yung mga pumatay. So, yan. Nilatag ko po yan sa inyo para malaman po ninyo na hindi lang po ako nag-imbento ng istorya. Hindi lang po ako humugot sa hangin ng kaso. Ang kinakaso ko po ay dokumentado po yan. Hindi po ako mag-iimbento ng kaso kasi pwede po akong balikan. So, sabi po ni Chief PNP Gamboa na he welcomes our complaint. Of course, sasabihin niya he welcomes our complaint, pero I'm sure kumukulo na yung dugo niya sa galit niya sa akin. Kaya nga po, lumabas yung balita kanina, napatay na raw ako. Ay, syempre, wishful thinking nyo lang yan. Hindi nyo ako mapapatay, I promise you. At kung mapapatay nyo man ako, hihiga din kayo ng kabaong kasama ko. Yun lang po ang sasabihin ko po sa inyo. Huwag nyo po akong takot-takotin. Dahil lahat ng tao may puso. At lahat ng may puso, may kaba. So, hindi naman kayo Superman. And you don't know exactly kung anong nasa isip ko rin. Kung ngayon, nagbabantay ako. Kung anong ginagawa nyo. O may napipick up ako. May binabalak kayo. Hindi sasabihin ko sa publiko yun at the right time. Pero yun nga, sabi nga niya, he welcomes the point, the complaint. Of course, welcomes the complaint. The next day, patay na ako sa mga balita. Diyos ko, huwag niyo akong takot-takotin. Mga kababayan, kung mapapatakot tayo sa mga hinayupak na to, walang mangyayari sa bansang ito at walang mangyayari sa buhay natin. Somebody has to stand up. And I'm willing to stand up for our country and for our people. I will continue fighting against this police criminality preying on innocent civilians. Hindi pwede na gagawin at gagawin ito sa mga taong walang kasalanan dahil binayaran sila. This has got to stop. And if it takes everything in my power to do it, by God's grace, I will do it and we will win. Mananalo tayo dito sa laban ito, mga kababayan. Basta hindi lang tayo susuko. So, muli, ako'y nananawagan ni Chief PNP Gamboa. Hindi pa ho tapos ang lahat. Pwede mo pang ibigay sa akin. Pero kung hindi mo rin ibibigay sa akin, yung mga nasa baba po naman ang susulatan ko. Yung mga under na mo po. At pag hindi po rin ibinigay, ay doon din po tayo sa Ombudsman na hantong. So, sinabi ko sa previous na post ko, ang mga opisyal sa Kamkrami ang susunod na target ko. Ito, tinupad ko ang sinabi ko. Basta pag sinabi ko po yan sa publiko, tutuparin ko. Hindi po ako aatras. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa kasong ito. All we want is justice for Rizal Santillan, vindication for his family. Hindi lang po para sa kanya, sa marami pang taong mga inosente na pinapatay ng mga tiwaling pulis dahil binayaran sila. In this case, contract killing. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. God bless us all. Keep safe.